sakuna, panganib, at aksidente. Mga bagay na maaaring dumating nang hindi inaasahan. Kaya mahalagang may kaalaman at abilidad sa oras ng kalamidad. Magandang araw mga lifesavers, kung tayo ay nasa isang resort or swimming pool at mangyari ang insidente gaya ng pagkalunod, alam ba natin ang ating gagawin? Dahil summer na naman, alam namin na ang ilan sa inyo ay pupunta pa rin sa mga resorts at pools para kahit papaano ay magpalamig. Mahalagang mayroon tayong kaalaman ukol sa mga emergency na maaaring mangyari sa mga ganitong lugar upang lagi tayong handang tumulong sa ating mga kapwa. Samahan niyo po kami for the next 30 minutes upang madagdagan pa ang ating kaalaman ukol sa pagtulong kapag mayroong aquatic emergency. Paano nga ba natin malalaman kung nalulunod na ang isang tao? Ano ang pwede nating magawa upang makatulong sa isang nalulunod? At paano nga ba mag-conduct ng CPR? Stay tuned lang po, Lifesavers! Ako si Benedict Galasan, Rescue Manager ng kauna-unahang News and Rescue Institution sa buong mundo, ang UNTV News and Rescue. Mula sa aking years of experience in rescue operations, natutunan ko ang mga dapat gawin kung sakaling may sakuna at ihanda ang mga tools na kakailanganin kapag may aksidente. Handa kaming ituro sa inyo ang lahat ng kaalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad. Ikaw ay Life Saver! Meron tayong tinatawag na tatlong klase ng behavior ng drowning victim. Ang una, distress swimmer. Ang itsura ng isang distress swimmer ay lumalangoy pa siya, pero makikita mo na unti-unti na siyang napapagod at occasionally mag-struggle at even tumawag na rin ng help. So, pakita natin kay Coach Arnel ang itsura ng isang distress swimmer. Drowning. Dito, makikita mo talaga na ang victim natin ay humihingi sa klolo at nahihirapan na siyang huminga. Ganito ang itsura ng isang active drowning. Okay, ang huli naman natin ay tinatawag na passive drowning. Dito, ang kondisyon ng victim natin ngayon ay hindi na nakakahinga, nawalan na ng malay sa sobrang pagod at kailangan na talaga sakluluhan. Ito ang itsura niya. Trending na trending itong mga nakaraang araw ang video ng mga magbarkada na pinaikot-ikot ang isa sa kanilang mga kaibigan at saka itinulak sa pool.
sa kuha ng CCTV sa Sarminyan Inland Resort sa Rosario, Agusan del Sur. Makikita na pagkatapos itulak sa tubig ang binata na si Ralph Argamon ay di na siya nakaahon ng halos 3 minuto. Pinagtulong-tulungan na siyang hanapin ng kanyang mga kasama at iniahon upang isalba. Na-videohan din ng ilang mga tao sa lugar ang isinagawang CPR ng mga kasama ng binata upang masagip ang kanyang buhay. Mabuti at naging successful ang isinagawang pangunang lunas at nadala sa ospital ang biktima, kaya nakasurvive ito sa pangyayari. Nagsilbing aral naman ito sa karamihan na hindi nararapat ang ganitong mga pagbibiro sa mga swimming pool dahil maaari itong magdulot ng pagkawala ng buhay. Kung malunod ang isa sa ating mga kasama, ano nga ba ang pwede nating maitulong sa kanya? Abangan yan sa pagbabalik ng Lifesaver. True or false? Kapag nalulunod ang isang tao, maingay ito at maririnig ng karamihan ang kanyang pagsigaw at pagkampay sa tubig. Ang sagot sa pagbabalik ng Lifesaver. True or false? Kapag nalulunod ang isang tao, maingay ito at maririnig ng karamihan ang kanyang pagsigaw at pagkampay sa tubig. False. Madalas nating napapanood sa mga pelikula na kapag nalulunod ang isang tao, nakakasigaw pa ito para humingi ng tulong at malakas na nakakakampay sa tubig. Hindi ganito ang totoong nangyayari sa mga nalulunod. Karamihan ng nalulunod ay hindi alam ang gagawin, lalo na ang mga bata. Kaya ang resulta, hindi na mamamalayang nalulunod na pala ang isang bata. Mahalaga ang supervision sa mga toddlers, preschoolers at maging sa mga preteens kapag nasa tubig. Karamihan ng pagkalunod ay nangyayari kapag may brief lapse in supervision sa mga bata. Karaniwan ito kapag ang mga magulang or guardians ay nadidistract ng ibang activity. Papakita namin sa inyo yung iba't ibang klaseng paraan kung kailangan natin i-rescue ang isang victim. Ang una dito, ang pinaka-una niyong iisipin ay yung tinatawag na reach. Ibig sabihin nun, pag kaya mo namang abutin ng sarili mong katawan, yung victim, mas maganda yun ang una mong option na gagawin. Katulad ng abutin mo lang sa kamay mo, siguraduhin mo lang na maayos yung grip mo dito sa semento. Kung may hawak ka ng isang bagay o kaya may kasama ka, pwede mo siyang hawakan sa paghila sa kasama niyo. Pag may makita rin kayo na anong bagay na mahaba na pwede ninyong iabot, katulad ng ganito na ito yung panlinis kadalasan sa isang swimming pool, pwede nyo itong gamitin at malaki yung matutulong na iabot nyo lang at ito na yung panghihila nyo sa ating nalulunod na victim. Pangalawa ay tinatawag natin throw. Ibig sabihin nito, maghahagis tayo ng flotation device sa ating victim. Kahit anong klaseng flotation device na magpapalutang sa kanila, pwede nyo itong gamitin. Sa katulad ng mga empty na bote, nalalagyan natin ng konting tubig, pwede na yung mga yun, in case of emergency, ihagis sa victim para yun yung magsaserve na pampalutang sa kanila at pwede natin puntahan at ma-rescue sila.
Kung may mahanap naman kayo na isang flotation device na mayroong kale, mas maigi siyang gamitin para hindi niyo na kailangan tumalon, ibibigay niyo lang ito sa ating victim at pwede niyo na silang hilahin. Parang ganito. Hindi mo na kailangan tumalon at makukuha mo na yung victim. Pangatlo, ang huling form ng rescue natin ay ang go. Ang ibig sabihin nito ay pupuntahan na natin directly yung nalulunod na victim. Pero, ang kayang gumawa lang nito ay yung mga trained at certified rescuer. Huwag na huwag ito gagawin ng hindi marunong at hindi pa nakakapag-train ng ganong klaseng pag-rescue. Ang maaari niyong gawin pag may nalulunod na victim ay yung dalawang una natin sinabi, ang pag-reach at ang pag-throw. Itong pangatlo natin na goal ay pag wala ka na talagang option at kailangan mo na talagang i-rescue yung kasama mo. Pag kailangan mo na puntahan o mag-go kayo papunta sa victim, siguraduhin din nyo na hindi kayo pupunta directly sa harapan ng victim. Either pumunta ka sa gilid niya o sa likuran niya. Kasi pag sa harap ka, pumunta directo sa victim mo, sigurado susunggaban ka niyan at ikaw at dalawa kayo manunod. Dalawang ang pinakasimple na pwede nyo gawin pagka mag-go na kayo para iligtas yung victim. Yung una, pinakamadali ay yung head carry. Yung hawakan mo dito, ang ulo ng victim, sisiguraduhin mo na siya ay nakakahinga at dire-diretso ka ngayon, sisipa, palapit sa pader o sa pampang. Pangalawa naman ay tinatawag natin na side carry. Dito, hawakan mo ang victim mo sa kanyang balikat, ipitin mo sa kanyang armpit, iangat mo kanyang likod, sisiguraduhin mo ulit na nakakahinga ang victim, then saka ka lalangoy, kakampay papunta sa safety. Tandaan ninyo, bilang isang rescuer, isipin ninyo ang sarili ninyong pangkaligtasan. Siguraduhin ninyo, marunong kayo at trained kayo kung sakaling gagawin nyo man yung mga ganong klaseng forms of rescue. Kung hindi, mabuti na lang tumawag kayo ng help o maghintay ng tulong hanggang may dumating na kayang bumanap at mag-perform ng rescue mismo. Ito yung last option na gagawin ninyo kung wala kayong makuwang pwede nyo ipang-throw o pwede nyo ipang-reach sa isang nalulunod na victim. Anong buwan ang karaniwang may pinakamaraming nasasawi dahil sa pagkalunod? A. Buwan ng Marso. B. Buwan ng Abril. Or C. Buwan ng Mayo. Ang sagot sa pagbabalik ng Lifesaver. Anong buwan ang karaniwang may pinakamaraming nasasawi dahil sa pagkalunod? A. Buwan ng Marso. B. Buwan ng Abril. Or C. Buwan ng Mayo. Letter B. Buwan ng Abril. Ayon sa pagkalap ng impormasyon ng Philippine Statistics Authority, mula 2006 hanggang 2013, ang buwan ng Abril ang may pinakamaraming tala ng nasasawi dahil sa pagkalunod. Sumunod rito ang buwan ng Mayo at Hunyo. Malaking bahagi ng statistika ng mga nalulunod ay ang mga bata. Ito ay madalas dahil sa saglit na distraction ng mga nagbabantay sa kanila. Sa loob ng ilang minuto o ilang segundo lang na malingat ang isang nagbabantay, maaaring may mangyari sa isang bata at walang makapansin.
gaya na lamang ng nangyari sa video na ito kung saan sa isang indoor inflatable pool ay nalunod ang isang bata. Na-distract sa pagkiteks ang nagbabantay ng mahigit isang minuto lamang, bumaligtad ang salbabida ng bata at pumailalim na sa tubig. Pinilit isalba ang buhay ng bata sa pamamagitan ng CPR habang tumawag naman ng tulong ang iba nilang kasama. Sa mga pagkakataon na ito, napakahalaga ng kaalaman sa CPR. Paano kung bigla na lang hindi umiiyak, walang malay at hindi humihinga ang sanggol? Alam ba natin ang ating gagawin? Dapat bilang mga adult alam natin ang pagbibigay ng CPR o cardiopulmonary resuscitation sa isang sanggol. Kung nakahanda kang tumulong, narito ang tamang paraan ng CPR o cardiopulmonary resuscitation upang sagipin ang sanggol. Kapag hindi umiiyak, hindi gumagalaw, at hindi humihinga ang sanggol, agad na ihiga sa matigas at patag na lugar gaya ng sahig o lamesa. Iposisyon ang dalawa o tatlong daliri sa gitna ng dibdib ng mas mababa sa nipple line. At isagawa ang 30 chest compressions. Ulitin lang ang 30 chest compressions hanggang sa magkamalay ang sanggol o dumating ang tinawagang ambulansya. Tandaan, kung walang malay at hindi humihinga ang sanggol, gawin ang mga sumusunod na lifesaver steps. Kung may kasama, magpatawag ng ambulansya. Subalit kung nag-iisa naman, unahin muna ang pagbibigay ng first aid. Ikalawa, ihiga ang sanggol sa matigas at patag na lugar. Ikatlo, isagawa ang 30 chest compressions hanggang sa magkamalay ang sanggol o dumating ang mga emergency medical services. Kapag kayo ay bystander sa isang aksidente, lalo na at mahal nyo sa buhay ang biktima, agad na alamin kung humihinga ito sa pamamagitan ng pagtingin kung tumataas at bumababa ang dibdib nito. Kapag hindi humihinga, dapat nakahanda tayo na mag-hands-only CPR. Kritikal ang ating reaksyon dahil sa loob lamang ng ilang minuto, maaring ikasawi ng biktima kung hindi tayo makapagbibigay ng CPR. Kung hindi naman tayo nag-iisa sa scene, utusan ang isa sa inyong mga kasama o isa sa mga bystander na tumawag agad ng tulong sa mga emergency medical services, kagaya ng 911 UNTV. Lumuhod sa gilid ng pasyente. Ipatong ang inyong kaliwang palad sa kanang palad o vice versa at ilagay ang heel ng inyong kamay sa dibdib ng pasyente sa bandang itaas ng sikmura. Siguraduhin diretso ang inyong likod at buong balikat at siko habang nagbibigay ng kompresyon. Ngayon, umpisahan na ang pagdiin sa dibdib ng pasyente. Kailangan ay lumubog ng 2 to 2.4 inches ang dibdib ng pasyente para siguradong may dadaloy na dugo papunta sa utak. Magbigay ng 100 to 120 na kompresyon sa loob ng isang minuto. Formal ang inyong training sa CPR, kagaya halimbawa ay natutunan nyo lamang sa programang ito,
maaaring huwag nang magbigay ng hininga sa bibig ng biktima at ituloy na lamang ang pagbibigay ng chest compression. Kung may makakapalitan sa pagbibigay ng chest compressions, mas maigi ito para pareho pa rin ang quality ng pagre-revive sa pasyente. Tandaan na dapat ay not too hard, not too fast ang pagbibigay ng compression. Ituloy lamang ang CPR hanggang dumating ang rescue team o kaya naman ay magpakita na ng sign of consciousness kagaya ng pag-ubo, pagdilat ng mata at pagsasalita at maging normal na ang paghinga. As I mentioned earlier, mahalaga na pareho ang level ng quality ng revival sa pasyente. Kapag napagod, dapat may makakapalitan sa pag-revive sa pasyente. Sa pagbibigay ng hands-only CPR, ito ang mga dapat tandaan. Ipatong ang inyong palad at ilagay ang heel ng inyong kamay sa dibdib ng pasyente sa bandang itaas ng sikmura. Magbigay ng 100 to 120 na pagdiin sa dibdib. Not too hard, not too fast. Ituloy ito hanggang ma-revive ang pasyente o dumating ang rescue team. Mga kasangbahay, sana po ay natuto kayo ng husto mula sa aming episode ngayong araw. Abangan po sa susunod na linggo dahil ipagpapatuloy natin ang tungkol sa water safety at ilang pang mga kaalaman sakaling may mangyaring aquatic emergency sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay. For more free first aid lessons, bumisita lamang po sa aming social media sites at YouTube channel. Laging tatandaan na mahalaga ang kaalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad, ikaw ay Lifesaver!